Ano ba ang naging epekto ng pag-aasawa ng mga Pilipino sa ibang mga lahi? Para sa akin po, yan po ay nagkaroon ng magandang epekto sa ating pong mga Pilipino. Unang-una na nga po dyan sa pinansyal na aspeto, dahil nga po karaniwan po dyan ang ibang mga lahi na napangasawa ng ating mga kababayan, lalo-lalo na po ng mga kababaihan, ay nagkaroon po ng magandang buhay kung sila man po ay nakapanirahan na sa ibang mga bansa, kung ano man pong lahi ang kanilang napangasawa. At sa in the long term nga po, isa pa pong naging epekto po niyan sa ating mga Pilipino ay na-improve po o na-enhance ang ating pong mga physical na kaanyuhan. Isa na nga po dyan ay ang ating pong taas o height. Kung mapapansin po natin, ay noong unang panahon, karaniwan po sa mga Pilipino ay ang hindi po kataasan po ng mga height. Pero po ngayon, dahil nga po nakapag-asawa na ng iba't ibang mga lahi ang ating mga kababayan, kaya nga po ngayon ay meron na mga Pilipino na matatangkad, na kaya na nga pong makapag-compete internationally, lalo-lalo na po sa larong basketball. At yung po ay katulad lamang sa tinatawag po nilang crossbreeding sa mga hayop. Yan po ay nalalaman ng mga nagsipag-aral ng tinatawag po nilang animal husbandry. At ang nagpa-practice po o mga operator na mga farm sa ating bansa. Lalo-lalo na po yung mga merong mga piggery o mapabaka man yan o mga kambing. Diyan po ginagawa po nila yan, yung tinatawag nga pong crossbreeding. At ang layunin nga po niyan ay para po ma-improve o mapalaki ang lahi ng mga hayop po na inaalagaan dito sa atin. Yung nga pong tinatawag po nila na mga lokal na mga hayop po dito sa ating bansa. At nagbunga nga po yan, at ating nakikita ngayon na ang ating mga baboy, baka at kambing ay malalaki na rin po ang lahi. At ang naging magandang epekto nga po niyan sa mga nag-aalaga ng hayop ay lumaki ang kanilang kita, dahil nga po sa mas lumaki ang mga hayop na kanilang inaalagaan. At isa po po dyan ay yung panahon ng pag-aalaga ay mas na-improve, mas napabilis. Kung dati po ay nangangailangan ng 6 na buwan para
makapag-harvest o makapagbenta ang isang mag-aalaga ng baboy, ngayon po ay sa loob lamang ng 3 buwan hanggang 4 buwan ay maaari na pong ibenta. At yan nga po ay magiging kita na sa ating pong mga farmers. Diyan nga po ay makikita natin na maganda nga po ang resulta ng crossbreeding sa mga hayop. Gayun din naman po sa ating mga tao, hindi lamang po sa ating sariling lahi na mga Pilipino, kundi maging sa iba't ibang lahi na kung saan ay nagkaroon na nga po ng pag-aasawa, halimbawa ng isang Amerikano sa isang Hapon o ng isang Arabo sa isang Pilipino, ng isang Koreana o Koreano sa isang mga taga sabihin nating Russian. Kaya nga po siyempre ang magiging resulta sa mga anak ay yung nga pong magkakaroon na ng paghahalo ng lahi ng iba't ibang mga lahi, kung kaya yung mga katangian na meron ng ibang lahi ay makukuha naman po ng katulad po natin na lahing Pilipino. Gaya nga po ng aking hinalimbawa kanina, na kung dati po ay ang mga Pilipino ay hindi po matatangkad, ngayon po ay meron na po tayong mga kababayan na matatangkad. At ang isa nga pong dahilan dyan ay ayan nga po ay ang kanyang mga magulang, kung yan man po ay ang ina, ay nakapag-asawa po ng ibang lahi. Kaya nga po yung katangian ng pagiging matangkad na napangasawa ng ating kababayang Pilipino ay makukuha po natin sa bandang huli. At yan nga po, kaya nga po masasabi natin na yan nga po ay nagkaroon ng positibong epekto hindi lamang po sa ating lahing Pilipino, kundi maging sa iba't ibang lahi sa buong mundo na ng ang mga tao nga ay magpasimula na makapangasawa ng hindi po nila kalahi, kung kaya't ang mga katangian po na yan o yung po tinatawag nilang characteristics ng isang tao o ng isang lahi ay nakuha naman ng ibang mga lahi. At hindi lamang po yan sa usapang physical, kundi maging naman po sa IQ na tinatawag po nila o yung sa intelligence, syempre po yan din po ay mamamana ng mga magiging anak. Kaya nga po ngayon, meron na rin po tayong mga kababayan na internationally na rin pong kilala, kahit sa masasabi po natin halos sa lahat ng larangan, kung yan man po ay sa sports o sa mga iba pong mga larangan sa buhay na kinikilala ng mga tao, ay meron na po tayo mga kababayan na maipagmamalaki. Kaya salamat sa paghahalo-halo nga po ng mga lahi na yan. At maging nga pong yung ika nga ay tinatawag nilang racial discrimination, kung hindi man po yan ay totally na pong nawala, ay
at least masasabi po natin na sa panahon po natin ngayon ay yan po ay unti-unti na pong nawawala sa mga tao.